Cebu, may bagong kandidato sa pagiging santo, si Archbishop Teofilo Lolong Camomot, at ang isa sa mga posibleng gagamiting ebidensya para isulong ang kanyang pagiging santo, ang kama ng yumaong arsobispo na di umano nakapagpapagaling ng sakit. May mga ibinibentang healing beds daw na nangangakong kapag humiga ka rito, babangon kang magaling na sa kahit na anong sakit. Bagamat walang kasiguruhan at walang konkretong pag-aaral na nagsasabing epektibo ang mga ito, marami pa rin sumusubok. Pero sa kumbento ng Daughters of St. Teresa sa Karkar sa Cebu, may isa talagang kama na dinarayo ng mga deboto dahil may dala raw ito di umanong milagro. Ang higaang ito, hinigaan daw ng yumaong arsobispo ng Cebu, si Archbishop Teofilo Lolong Camomot. At isang madre raw na tiga Cantilan sa Surigao, si Sister Rebecca Hamak, ang makapagpapatunay daw na talaga itong naghihimala. 2012, nagipa-MRI yun ko kay Aron Maclarod yun. Na mautungan na Clarod yun nga. Growing din siya na tumor. Nang dahil daw kasi sa paghiga niya sa kamang ito, di umano, gumaling daw ang tumor sa kanyang utak. Ilang sandali raw matapos niyang humiga sa kama, sabay taimtim na nagdasal, naidilat na raw niya ang kanan niyang mata na halos hindi na makakita noon dahil sa tumor. Saksi raw si Mother Lou Buscato, Mother Superior ng Daughters of St. Teresa, kung paano di umanong unti-unting bumalik sa normal ang paningin ni Sister Rebecca. Parang nakapikit, parang na-black eye siya. Tapos walang makitang puti po sa mata niya, yung light eye niya. Pinahiga ko dito sa bed ni Monsignor. Pagkatapos, she closed her eyes. Nag-pray po siya na, Monsignor, pagalingin mo ako. Waiting pa akong mag-testify, umbigay ng testimony pag mahil na po ako. Kung na-surprise yung mga madre, kasi po na-open po yung eyes. Parang the same level po ng left eye niya. Umiyak sila, lumabas dito sa museum at pinuntahan ako sa office. Habang nag-interview po ako, nakita ko po gradual po na na-open yung eyes niya. Hindi siya naniwala na nakakita po siya. Kaya po, sabi ko sa sekretary ko, kumuha ka ng mirror, ipakita mo sa kanya yung mukha niya. Sa monasteryong ito sa Consolacion, Cebu, kasalukuyang nagre-retreat si Sister Rebecca. Pero tumanggi muna siyang magpa-interview. Kailangan daw muna niyang sumailalim sa laboratory tests na plano niyang gawin pagkatapos ng retreat para masigurong wala na talaga ang bukol sa kanyang utak. Yung brain tumor, kadalasan hindi yan nagre-regress spontaneously. Kaya lang, we know that on very rare occasions, may reported cases na parang, oh, nawala. Kusang nag-disappear yung tumor. So that has been also a puzzle to us. Hard to explain. Some of these tumors, may tinatawag na antigen. Pwede mag-develop ang immune system ng tao, ng pasyente, ng immune system response to fight the tumors. Dagdag pa ni Mother Lou, napapadalas daw talaga ang dimano paghihimala ni Archbishop Lolong, lalo na kung nalalapit na ang kaarawan nito. Sa March 3, ang 103rd birthday ng yumaong arsobispo. Naglaan ng 10 araw para sa kanyang birthday celebration na nagsimula sa isang misa nitulang Martes. Dinaluhan ito ng laksa-laksang mga deboto na nagtungo rin sa kanyang musuleyo. Umaasang maambunan din ng milagro. Ang ginuman akalin niyo. Karamihan sa kanila, nag-aalay ng bulaklak. Wow.
at humahalik sa puntod ni Archbishop Lolong. Nakatabi ng museo kung saan naroon ang Dimanoy Milagrosong Kama na kamakailan lang binuksan sa publiko. Gaan, imong gibati, gaan, mabait si Bishop. Yun lang yung masasabi ko. Tsaka, yung pagpunta ko ngayon dito unexpectedly, talagang sinabi niya siguro, ito yung reason because he wanted to spread out kasi yung mga miracles niya. I have faith in the Archbishop that he can heal me, both my body and my soul. Nananayaw mo na yung buko. I feel peace. Mainit ang likod ko. Like burning on my back at magaan ang feeling. His presence is really there. Actually, after Mother Rebecca's story, parang na po pumunta rito, sabi ko sa kanila, it's not the bed that can heal, but it's your faith. Isa pa raw sa makapagpapatunay sa Dimanoy milagro ni Archbishop Lolong, ang 58 anyos na tinderang si Nanay Antonia. May 2016, nung na-diagnose si Nanay Antonia ng diabetes na sinabayan pa ng mild stroke. Pinakamasakit. Pag makita mo yung nanay mo, may sakit. Hindi na makalakad, hindi na makasalita ng diretso ba? Naawa ako sa kanya kasi yung dati niyang gawain, hindi niya nagawa. At nitulang Lunes, habang nagdarasal daw sa puntod ni Archbishop Lolong, meron daw parang boses na bumulong sa kanya. Doon naman ako'y nadungog na murag tingog nga laong. Luhod, kay makaluhod ka. Pag humana ko og luhod, naamas ako'y nadungog. Barog, humalakaw. Ito ko dahil nihila ko, kinakabarog ko nga wala sila. Ako mas lagi inan, ayaw ko niyo aga ka. Kaya nainisultin ako nga makabarog ko o makalakaw. Ito o milagro yun, nihila ko do. Nihila ko tungkol sa akong kalipay. Kaya wala ko kung mag-maintenance maayos akong tambal. Ang akong gimaintenance ang pinakabarato. March 3, 1914, ipinanganak sa Barangay Cogon sa Karkar, Cebu, si Archbishop Chofilo Bastida Camomot, pangatlo sa walong magkakapatid na ordinahan bilang pare taong 1941. Kalaunan, nakilala bilang mapagkawang gawang alagad ng Diyos. Yung ring po niya, Episcopal ring, palagi na rin na sa pawn shop eh, kasi yung maraming mga poor no, na makikin ang tulong. Sabi niya, ito gamitin mo ito. Isa rin siya sa mga nagtatag ng Carmelite Tertiaries of the Blessed Eucharist na kilala ngayon bilang Daughters of St. Teresa. Taong 1988, namatay si Archbishop Lolong matapos maaksidente habang pauwi sa kanyang parokya sa San Fernando, Cebu. Sa museo ng kumbento, naka-preserve ang mga personal niyang gamit, ang ilang mga pares ng kanyang sapatos, mask kit, abito, makinilya, plato, at kubiertos. Ito ang mga testimonial sa mga estudyante nga naka-take o board exam. Mayroon teacher's board exam, mayroon nursing or midwife. Ang 26 anyos na si Kyle Joseph na nananalangin ding makapasa sa board exam sa pagkaabogasiya ngayong taon. Mas tumibay daw ang pananampalataya niya sa Diyos dahil kay Archbishop Lolong, lalo't sa paniniwala niya ang pagdasal sa puntod nito ang dahilan ng milagro raw niyang paggaling noong 2014 sa sakit na stage 2A Hodgkin's lymphoma. Isang uri ng cancer sa dugo. Pumayat ako, tsaka feel ko pagod lang ako. So akala ko at that time, stress lang sa law school. So hindi ko talaga na-feel na may sakit ako. Gumuhang mundo ko talaga. Lord, paano lang yung mga pangarap ko, yung gusto ko talaga maging abogado.
para agapan noon ang paglala ng kanyang lymphoma. Agad siyang sumailalim sa chemotherapy hanggang sa isang kaibigan daw ang nagpakilala sa kanya kay Archbishop Lolong. Hirap man sa kanyang kondisyon noon, tinungo raw ni na Kyle ang puntod ng arsobispo ilang linggo lang bago ang kaarawan nito noong taong 2014. Nataon namang nung panahong yon, pinahukay ng Archdiocese ng Cebu ang puntod ng arsobispo para sa planong beatifikasyon nito. Makalipas daw ang ilang araw, nagpakonsulta siya sa doktor. Laking gulat niya nung nalamang tila milagrong nawala ang cancer cells sa kanyang katawan. Perfect timing na initial step pala yung for application sa yung beatification or canonization. At yung timing is few days before sa CT scan ko na mag-check if may progress ba yung treatment ko. Para sa akin, miracle at intercession talaga ito. Of course, yung pag gumaling sa akin, yung talaga yung healing power of Jesus Christ. Ayon mismo sa mga taong nakakakilala ng personal kay Archbishop Lolong, kahit nung nabubuhay pa ito, may ipinamalas na raw itong milagro. May misa siya, dalawang lugar at the same time, that's by location. Mag-defeated po siya para pag-pray kasi nag-study po siya ng Christian yoga. So naka-yoga position siya, tapos nakita po siya ng isang legionary niya sa sakristi na naka-levitate po siya kasi deep yung prayer niya. Dahil dito, isinusulong ni Cebu Archbishop Emeritus Cardinal Ricardo Vidal na gawin si Archbishop Lolong na ikatlong Pilipinong santo. Taong 2010 daw na aprubahan ng Holy See o ng Vatican ang beatification ni Archbishop Lolong. Nangangailangan pa ng dagdag at matibay na ebidensya at pag-aaral bago siya gawing santo. Bago pa na-deklarar si Pedro Calonzon na santos, si Cardinal Vidal mayroon ng plano to present yung cause ni Archbishop Chufulu Kamomot for beatification and canonization. At one time, dinala namin yung ikangayong unang draft ng mga dokument sa Roma. Sabihin nila, maganda ito pero siguro yung mas madali maunawaan kung sa thesis ba parang sinabi na sana i-improve pa dahil nakita nila parang kulang pa daw yung in-interview. Sa linggong ito, nakatakdang magpunta ang postulator ng Roma sa Cebu para reviewin ang mga karagdagang dokumento sa aplikasyon ng beatification ni Archbishop Lolong. Ang beatification ang pangalawang proseso sa pagdedeklara ng isang santo. Ang Roma, hindi basta-basta magsasabi ng isang tao ay blessed or saint. Marami siyang hinihingi na patunay. So it's not yet a miracle, but it's a potential. It's a material for study as a miraculous event. Gayunman, ngayon pa lang ang mga naginhawaan, panay ang pasasalamat sa bagong pag-asa.